Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. So maraming salamat po, Reyna. So mapagpalang oras sa ating lahat, buong Pilipinas, maging sa buong daigdig. Lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay sa ating Facebook Live sa kaorasang ito sa programa po ng aming mahal na dakilang guru, no? So muli mapagpalang oras sa ating lahat. So live muli po kami dito sa region to.
ito po sa Barangay Poblacion Sur, Madela, Quirino. So, bago po ako magpatuloy, ay nais ko munang magbigay po guys sa amin pong mahal na dakilang guro. Ang amin pong Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Ream Bonansa. At ganun din po sa amin pong five spiritual mothers na nandun po ngayon sa banal na siyudad, sa Purok New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay Dapitan City, Zamboanga del Norte. So mapagpalang oras po dyan mga nanay. At ganun din po sa Royal Family of Ream Bonansa na pinangunahan po ng aming mahal na Pangulo, ang amin pong mahal na Prinsipe, Rocky Y. Ream Bonansa, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation at Chairman President, no? The same time, Chairman President of the Kingdom of God. So, pagpalang oras po dyan, mahal na prinsipe, at ganun din po sa kapatid ng aming mahal na prinsipe, walang iba, Haring Adolfo B. Ream Bonansa, na siya po ang ating president ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So, mapagpalang oras po dyan, Haring Adolfo. At ganun din po sa lahat ng mga 12 tribes, sa ating mga 12 apostoles, mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming regional director dito po sa Region 2. Walang iba, Haring Edgar Palor Ligutom. At kasama po ang kanyang reyna, walang iba, Reyna Ros Padillo Ligutom. So mapagpalang oras po dyan, Hari at Reyna. Hanggang sa lahat ng mga 70 prophets sa loob ng kaharian ng Diyos, no? Na kinabibilangan po ng aming kapatid, walang iba, Haring Roel Agustin, at sa ating kapatid na sumusubaybay po sa atin, na walang iba ang ating prinsipe, Jopet Ligutom. So, mapagpalang oras po dyan, Prince Jopet. Hanggang sa mga municipal leaders, barangay down to Purok. Sa lahat ng mga prinsipe at mga prinsesa. Hanggang sa ating mga kapatid na nandyan po sa ibang bansa na pinangunahan ng ating kapatid Reyna Shirley del Rosario. Nandun po siya sa UK, no? Sa London. So, pagpalang oras dyan, Reyna. At ganun din po sa aking kapatid na nandyan po sa ibang bansa. Walang iba ang ating prinsesa Claribel Baltasar sa bansang Kuwait. So, pagpalang oras dyan, prinsesa. At sa ating mga kapatid na nandyan po sa province of Isabela, yan po sa barangay Naggasikan, Santiago City, na kinabibilangan po ng ating Haring Ramil Tadja, Haring Redentor Domingo, Reyna Gloria De Leon, Reyna Marites Saldivar, Haring Gino Tolentino, at Reyna Luz Biminda Gutierrez. Kasama ang ating prinsipe dyan, Prince J.V. Sales. At ganun din sa ating kapatid na nandyan po sa Malanit Jones, no? Walang iba ang ating Haring Roger Pagumpana sa buo niyang pamilya. Pagpalang oras dyan, Hari. At ganun din sa kanyang anak na nandun po sa Negros. Walang iba, Haring Reggie Pagumpana. Kasama po ang kanyang Reyna, Reyna Jel Pagumpana. At ganun din sa ating mga kapatid dyan sa Cabarrugis, no? Dito sa Cabarrugis, Quirino, na pinangunahan ng ating kapatid Reyna Rosalia Toginayo, Reyna Marina Ansibi. Pagpalang oras dyan, mga Reyna. At sa ating mga kapatid na nandyan sa nagtipunan Quirino, no? Na pinangunahan ng ating Haring Raul Digao. Sabunan niya pong pamilya. So, mapagpalang oras dyan, Haring Raul Digao. Hanggang sa ating kapatid, Haring Nicomedes Rapio. So, mapagpalang oras,
hari, magpagaling kang mabuti, no? So, sa gabing ito, ay muli na naman po tayong magpahayag tungkol sa mga nakatagong lihim sa loob ng kaharian ng Diyos sa palatuntunang consummatum est. No? Walang iba po kaming bukang bibig kundi ang tungkol sa kaharian ng Diyos or kingdom of God. So kung tinitignan po natin ang kaharian ng Diyos, ay napakadali po itong basahin, lalo na sa banal na kasulatan. No? Maraming mababasa dyan na kaharian ng Diyos. Ngunit ano nga ba yung nakatagong lihim sa kaharian ng Diyos? Sapagkat mayroong nagsasabi na ang kaharian daw ng Diyos ay nandun sa taas. Yung iba naman ay nandito sa loob ng katawan o sa loob na ng puso. Yan po ay hindi po namin kayang patunayan. No? Na ang kaharian ay nandun sa taas, lalo na nandito sa loob ng puso. No? Sapagkat alalahanin po natin na ang may-ari ng kaharian ay Diyos. Sapagkat kung basahin natin, Kingdom of God. No? Napakadaling banggitin. Napakadali ring basahin. Ngunit ano yung nakatagong lihim sa likod ng kaharian ng Diyos? No? Ayon sa banal na kasulatan, mga kapatid, na mababasa sa 1 Corinto 4 verse 20. Napakadaling banggitin, no? Napakadali ring basahin. Ngunit ano ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos? Pakibasa rin. Corinto 4, verse 20. So, ganito po ang mababasa. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Yan. Ang kaharian ng Diyos ay hindi nakukuha sa salita po. No? Hindi rin nakukuha na ang kaharian ay nandun sa taas. Hindi rin nakukuha ng kaharian nandito sa puso natin. No? Kundi, ano yung kaharian? Ang kaharian ay siyang kapangyarihan. Kanino yung kaharian? Sa Diyos, sapagkat tinawag Kingdom of God. Ngunit, pag narinig ang kaharian ng Diyos, anong sabi? Religion yan ah. No? Bago yan. Sekta. No? Pero, ano yung kaharian? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay non-religion. No? Non-sectarian. Non-political. Non-racial. Non-profit. E ano itong kaharian? Ito ay gobyerno ng Diyos or government of God. Yan, yung plano ng Diyos. Hindi nakukuha sa salita po lamang. Kundi ito ay kapangyarihan. Sapagkat ang Diyos ang naglalang sa daigdig hanggang sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Ngunit, ang plano ng Diyos sa kanyang kaharian ay kanyang ipamamana. Buhat pa ng itatag ang sanglibutan. No? Paano natin mamanahin ang kaharian ng Diyos? Kung di naman natin alam yung istorya ng Diyos sa daigdig, sapagkat sinabi nga doon sa kanyang mga nasakanan, nahali kayo pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahari ang nakahanda sa inyo, buhat pa ng itatag ang sanglibutan. Paano nga ba natin mamanahin
yung pangako ng Diyos na siyang nagtawag mula pa nang itatag ang sanglibutan. Kaya nga kako, alamin natin yung istorya ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos. Na kung saan ang kaharian ng Diyos ay nagsimula pa sa panahon ng hari sa Israel na pinili ng Diyos na si King Saul. Ito ang unang hari sa bansang Israel. No? Hari sa bansang Israel na pinili ng Diyos. Na siyang pinasukan ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. May laman at may katawan. So gaano katotoo, mga kapatid, na yung banal nga na Espiritu ng Diyos ay pumasok sa katawan ni Saul ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa 1 Samuel 14:16. No? So ganito po ang sinasabi. At ang mga 16:14, balik tarin mo. 16:14. So ganito po ang sinasabi. Ang Espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul. Oh, tignan ninyo. Ang Espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay sino? Saul. Kay Saul. Ibig sabihin, nandun yung banal na Espiritu Santo ng Diyos sa katawan ni Saul. Ngunit humiwalay ang Espiritu ng Diyos kay Saul. Tuloy. At isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumabagabag sa kanya. Yan. Kaya nga kako, pinili ng Diyos si Saul na naghari sa Israel. No? Yan ang unang pinili ng Diyos na hari sa Israel. Ngunit, bakit umiwalay ang Espiritu ng Diyos kay Saul? Huh? Sapagkat ang Diyos nga ay nag-utos kay King Saul. Napatayin lahat yung angkan ni Agag. Ngunit hindi ito nasunod. Kaya doon humiwalay ang Espiritu ng Diyos kay Saul. At dahil din sa Diyos, ay pinasukan ng masamang espiritu si King Saul. Dahil sa hindi pagsunod sa Diyos, si King Saul ay naghari sa Israel sa loob ng 40 years. 40 years siya naghari. Pagkatapos ni King Saul, sumunod na naghari sa Israel ay si King David. Yan ang hari na sumunod sa Israel. Si King David, pinili pa rin ng Diyos na siyang naghari sa loob ng 40 years pa rin sa Israel. Ngunit dahil din sa kasalanan, ang kaharian ay naibigay sa lahi ni David. Sino yung lahi ni David? Naibigay sa kanyang anak na si King Solomon na siyang naghari sa bansang Israel. Yan, para matupad yung plano ng Diyos. Para matuloy
yung pangako ng Diyos mula pa nang itatag ang sanglibutan na kanyang ipamamana ang kingdom, kingdom of God or kaharian ng Diyos. Ngunit sa panahon ni King Solomon na anak ni King David ay nagkaroon din ng kasalanan. No? Binigyan si King Solomon ng 1,000 asawa. Ngunit sa isang babae, dito nagkasala si King Solomon. Kaya ang kaharian sa Israel ay kinuha ni Kristo. Kaya si King Solomon ay naghari din sa loob ng 40 years. Kaya ang Israel ay pinarusahan ng Diyos. Si King Solomon sana ngunit sa pagdating ng kanyang mga anak, doon maibibigay ang parusa na sila rin ang maghari sa Israel, si Rehoboam at ang isang alipin ni King Solomon na si Rehoboam, na ang Israel ay nahati sa dalawang bahagi. No? Naibigay sa anak ni King Solomon ang dalawang bahagi, mga kapatid, na si Rehoboam. At ang 10 doon sa kanyang alipin na si Jeroboam. Doon na ibigay ang parusa ng Diyos na hati ang bansang Israel. Ngunit ang kaharian ay kinuha ni Kristo para maitago sapagkat hindi na nila nasunod yung kagustuhan ng Diyos na dapat masunod. Para matuloy ang programa ng Diyos, binago ang tungkol sa kaharian ng Diyos na kailangan mayroong tatayong kaharian sa daigdig. Kaya ang unang ginamit na naging kaharian sa daigdig ay ang bansang Babylon. Yan. Ito ang unang ginamit ng Diyos. Bansang Babylon. Sa paghahari ni King Nabucodonosor, no? Or Nabucodonosor na hari sa bansang Babylon or Babylonia. Sa taong 606 BC, ang bansang Babylonia naging kaharian sa buong daigdig. Ngunit ang programa ng Diyos, Kingdom of God. No? Hindi kung ano-anong kaharian, kundi yung kaharian lang ng Diyos. Ang programa sa daigdig. Kaya natapos si King Nabucodonosor na hari sa daigdig. Mga kapatid, ang sumunod na naging kaharian sa daigdig ay ang bansang Medo-Persia. Yan. Ang naging sumunod na kaharian sa daigdig. Sa paghahari ito ni King Cyrus the Great or Ciro Dario ng bansang Medo-Persia na naging kaharian sa buong daigdig. Na naghari sa loob ng 207 years ang bansang Medo-Persia, no? Kaharian sa buong daigdig. Pagkatapos yung pangalawang kaharian sa daigdig
ang pangatlong kaharian sa daigdig ay ang bansang Greece or Gracia sa paghahari ni Alejandro Magno or Alexander the Great, ang bansang Greece, kaharian sa daigdig, na kung saan ang bansang Greece ay naghari sa loob ng 163 years. No? 163 years. Pagkatapos ng pangatlong kaharian sa daigdig na bansang Greece, mayroon pang pang-apat na naging kaharian sa daigdig, ang bansang Rome or bansang Roma, sa paghahari ng mga Caesar. Yan, mga kapatid. Yan ang kaharian o pang-apat na kaharian sa daigdig, ang bansang Roma, na naghari sa loob ng 644 years. Kalahin po natin, katagal naghari ang bansang Roma or bansang Rome sa paghahari ng mga Caesar. Ngunit, pagkatapos ng 644 years na paghari ng bansang Roma ay natapos sa taong 476 AD. Nasaan na ang kaharian sa daigdig? Ngunit, mga kapatid, nangako ang Diyos ayon sa hinula ng Diyos, mga kapatid. Ayon sa Daniel 2:44, no? Na hinula pa sa panahon ni Propeta Daniel. Pakibasa, hari. Daniel 2:44. So, ganito po ang sinasabi. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon, ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi na magigiba kailanman o ang kapangyarihan man niya o'y iiwan sa ibang bayan, kundi pagputul-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kaharian ito. Yan. At yaoy lalagi magpakailanman. Yan. Ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Pagkatapos niyang pagputol-putulin ang mga kaharian ito, no? Ito, apat na kaharian. Ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. No? Kaya, ang programa ng Diyos sa daigdig ay tungkol sa kingdom of God or kaharian ng Diyos. Kung natapos na ang apat na kaharian ng Diyos, ibig sabihin, mayroon pang panglimang kaharian sa daigdig na kung saan ay mayroong susuguhin ang Diyos. No? Sino yung susuguhin ng Diyos na siya muli ang magtatayo ng kaharian ng Diyos saan? Sa bansang Israel. No? Sino yung susuguhin ng Diyos para maitayo muli ang kaharian ng Diyos doon sa bansang Israel? Kung basahin po natin ayon sa banal na kasulatan sa Lucas 4,
43. No? Sino yung susuguhin? So, ganito po ang sinasabi. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Yan! Sino kaya yung sinugo, mga kapatid, na siyang magpapangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos? Sino kaya yung susuguhin sapagkat pinili ito ng Diyos na siyang muling magtatayo ng panglimang kaharian sa daigdig? Sino kaya yung sinugo ng Diyos na magpangaral ng mabubuting balita? Ayon sa Lucas 8:1, pakibasa rin. So ganito po ang sinasabi. At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon na siya'y naglalakad sa mga bayan at mga nayon na ipinapangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, at kasama niya ang 12. Alamin na natin kung sino yan, mga kapatid. Kung sino bagayong mayroong 12 na kasama niya na nangangaral ng kaharian ng Diyos. Sino kaya yan? No? Eh wala naman tayong ibang bukang bibig na ang Diyos lamang sa daigdig ay ang ating Panginoong Hesus. Wala ba siyang 12 apostoles? Ha? Nakasama niya na nangangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Siya yung tinutukoy na sinugo ng Diyos o pinili o pinahiran ng langis ang ating Panginoong Hesus, na siya sana ang magtatayo muli ng panglimang kaharian. Saan? Sa bansang Israel. Ngunit dahil sa hindi pagtanggap yung banal, no? Banal ng Israel. Bakit? Puro mga hindi naniniwala, gumagawa ng kalikuan, kasamaan, ayon sa Isaias 1:4. Pakibasa rin. Binigay na ang kaharian sa Israel, ngunit inayawan pa. Pakinggan natin. So, ganito po ang sinasabi. Ah, bansang salarin, bayang napapasanan ng kasamaan, lahi ng mga manggagawa ng kasamaan, mga anak ng nagsisigawa ng kalikuhan, pinabayaan nila ang Panginoon, inamak nila ang banal na Israel, sila'y nangapalayo sa nagsigurong. Yan. Bakit kaya, mga kapatid, hindi nila tinanggap? Alamin natin bakit hindi tinanggap. Noong nangangaral ang ating Panginoong Hesus, no? Saan? Sa Israel or bansang Israel, kasi bansa man yan, no? Wala man doon sa taas yung Israel, kundi doon sa bansang Israel na ang kapital ay Jerusalem. Noong nangangaral ang ating Panginoong Hesus ng mabubuting balita tungkol sa Kingdom of God, ang tanong, tinanggap ba ang ating Panginoong Hesus? No? Kaya nga sila'y nagsiurong, hindi nila pinaniwalaan. No? Bagkos ang ating Panginoong Hesus hinulilinitis pinako sa cross.
Kaya ang Diyos ng Israel na doon sana muli itayo ang panglimang kaharian sa daigdig. Ano ang sinabi ng Diyos? Dahil sa hindi pagtanggap at sila ay nagsiurong dahil sa kanilang kagagawan na masasama na lang palagi. Anong sinabi ng Diyos na ang ating Panginoong Hesus doon sa Israel, doon sa mga tao, ayon sa banal na kasulatan? Matthew 21, 42-43. Pakibasa rin. So, ganito po ang sinasabi. Sinabi sa kanila ni Jesus. Yan, sinabi sa kanila ni Jesus. Kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan, ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali, ang siya rin ginawang pangulo sa panulok, ito'y mula sa Panginoon, at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Yan, tuloy. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ang tanong, saan sana itatayo ang kaharian ng Diyos na siyang panglimang kaharian sa daigdig? Mga kapatid, doon sana sa bansang Israel. Ngunit, anong nangyari sa nagdala ng mabubuting balita doon? Hindi pinaniwalaan, hindi tinanggap. Kaya, sa galit ng Diyos, sinabi, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos. Saan aalisin? Sa bansang Israel. No? Aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na magkakabunga. Napakaliwanag, mga kapatid. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw sa sinabi ng Diyos. No? Kaya nga't aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at maibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Palagay natin, mga kapatid, kung titignan natin ang daigdig natin, mga kapatid, ilang bansa ang nasa daigdig natin? Palagay na lang natin na sa 300 nation. Ngunit, isang bansa lang ang sinabi ng Diyos. Bansang magkakabunga. No? Isang bansa lang sa dinami-dami, 300 nation of the world. Iisa lang ang mapalad na pagbibigyan ng Diyos, yung isang bansa na magkakabunga. Anong bansa kaya yan? Alamin natin yung istorya ng Diyos. Sapagkat nag-utos nga ang Diyos na datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay na ito ay pawang maidaragdag sa inyo. Ano yung unang hanapin na inutos ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos or kingdom of God. Noong inalis ang kaharian sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga, kung tatanungin kaya natin ang Panginoon. No? Panginoon, saan mo baga ibibigay ang kaharian ng Diyos? Kung sasagot, ano kayang sasagot ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa Isaiah 24:15, sapagkat ang kaharian inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Walang address. Ngunit, ano yung sinabi ng Diyos? Pag-ibasa. So, ganito pang sinasabi.
Kaya luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa mga tuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel sa mga pulok ng dagat. Yan. Aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at maibibigay sa isang bansa na magkakabunga. Walang address. Ngunit ano yung sinabi ng Diyos? Ha? Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos. Saan? Doon sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat. Ano kaya ang nandon, mga kapatid? Doon sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat. Eh kung i-research natin yan, ha? Kailangan pa ba na sakay tayo sa eroplano, no? Sa barko, sa mga sasakyan, gamit pa tayo ng ganyan pera para makapag-research. Ngunit, pasalamat tayo dahil pa rin sa programa ng Diyos, kumpleto na tayo ngayon sa kagamitan. Meron na nga tayong gadget na ginagamit, di ba? Lalo na, meron din tayong world map of the world, di ba? Paano natin i-research? Tignan natin sa world map kung ano ang nandun sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat, sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga, walang address, ngunit pasalamat po tayo, mayroong itong location. Ano yung location? Malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ano kaya ang makikita natin sa world map na nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat? Para mas madali, search natin sa cellphone kung ano ang nandun. At makikita natin doon kung ano ang nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ibig sabihin, mayroon doon makikita na apat na bansa. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Walang address ka po, ngunit may location. At ang nandoon sa malayong silangan, ang una ay ang bansang Japan. No? Pangalawa, bansang Indonesia. No? Pangatlo, bansang Malaysia. Pang-apat, mga kapatid, ang bansa nating Pilipinas. No? Sapagkat ang kaharian nga ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Paano natin i-trace? Sapagkat apat lamang na bansa ang nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat na siyang location na tinuro ng Diyos. E ano yung hula ng Diyos? Ayon sa Isaiah 24:15, ang hula ng Diyos, luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoong Diyos ng Israel. Saan? Doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Kaya apat na bansa ang nandun sa malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat. Ngunit ang hula, luwalhatiin ang Diyos ng Israel. Ang tanong, mga kapatid, ang bansang Japan ba ay luwalhati ang Diyos ng Israel? Ha? I-research nyo. Kung luwalhati ang Diyos ng Israel sa bansang Japan, luwalhati baga, mga kapatid? Hindi, sapagkat ang bansang Japan, sila'y mga Buddhism. Iisa lang ang kanilang sinasamba, Buddha. No? Kaya, hindi nakaakma doon sa hinula ng Diyos. Ngunit nakaakma sila na nandun sa malayong silangan. Ngunit hindi linalhati ang Diyos ng Israel.
Ngayon, sa pangalawang bansa, ang bansang Indonesia, sapagkat hindi linalhati ang Diyos ng Israel sa bansang Japan, ang tanong, ang bansang Indonesia ba ay linalhati ang Diyos ng Israel? Wala pa rin. Bakit? Sapagkat sila'y mga Indonesian. Isa lang ang kanilang sinasamba. Hindi ang pangalan ng Diyos ng Israel. Kaya, hindi linalhati. Pangatlong bansa, ang bansang Malaysia, mga kapatid. No? Linalhati baga ang Diyos ng Israel sa bansang Malaysia? Wala pa rin. Bakit? Sila'y mga Tawisem. Iisa rin ang kanilang sinasamba. Ngunit hindi pangalan ng Diyos ng Israel. No? Kaya hindi linalhati ng bansang Malaysia sapagkat sila'y mga Tawisem. Ang tanong, ang pang-apat na bansa kaya? Itong bansa kaya nating Pilipinas, ang tanong lang mga kapatid, linalhati ba ang Diyos ng Israel dito sa bansang Pilipinas? Ha? Ayon sa hinula ng Diyos na luwalhatiin ninyo ang pangalan ng Diyos ng Israel. Saan? Doon sa malayong silangan, mga pulo ng dagat, kabilang ang bansa nating Pilipinas. Ang tanong, linalhati ba ang Diyos ng Israel dito sa bansa nating Pilipinas? Ha? Linalhati ba, mga kapatid? Linalhati. Kaya, yung hula ng Diyos ay umakma ayon dito sa bansa nating Pilipinas. Na ang kaharian ng Diyos wala doon sa taas, wala rin sa puso, kundi nandito sa daigdig natin, particularly ang bansa nating Pilipinas. Ang tanong mga kapatid, kung ang Diyos ay lumabas sa bansang Japan, anong lahi? Ha? Anong lahi? Hapon, di ba? Ang tanong, tanggap nyo ba na ang Diyos natin ay Hapon? Siguro hindi nyo tanggap, lalo na ako, mga kapatid. Sapagkat hindi umakma yung hula sa Diyos doon sa bansang Japan. Ang tanong, ang Indonesia kaya kung dito lumabas ang Diyos sa bansang Indonesia? Anong lahi kaya? Indo, no? Indo. Ang tanggap nyo ba? Ha? Hindi ko tanggap, mga kapatid. Pangatlong bansa, bansang Malaysia. Kung dito lumabas ang Diyos, anong lahi? Huh? Anong lahi? Sapagkat sila'y Tawisem. Tanggap ba natin, mga kapatid? Wala pa rin. Eh kung dito kaya sa bansa nating Pilipinas, ang tanong anong lahi? Pag dito lumabas ang Diyos natin sa bansang Pilipinas, anong lahi? Pilipino, ang tanong tanggap ba natin? Ako, mga kapatid, tanggap na tanggap ko na ang Diyos na natin ngayon ay Pilipino. Bakit? Inula nga ng Diyos. Ayon sa kanta ni Solomon. No? Awit ni Solomon, 1:6. Na kung saan sinabi ng Diyos, huwag niyo akong masdan sapagkat ako'y kayumanggi. Ha? Kayumanggi na ngayon ang Diyos. Ibig sabihin, nasaan? Saan makikita ang kayumanggi na balat? Ha? O kulay dito lang sa bansa nating Pilipinas. Kaya akmang-akma na ang bansa nating Pilipinas ay siya nang mapalad na hinula ng Diyos na bansang magkakabunga. Dito pa lang tayo sa apat na bansa na kung saan sila yung makikita doon sa malayong silangan, sa mga pulo
ng dagat. Ngunit, ang hula ng Diyos luwalhatiin ang Panginoong Diyos ng Israel. Saan? Bansang Pilipinas. Ha? Mula kapari hanggang hulo, walang ibang bukang bibig, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tunay ba? Tunay na tunay, mga kapatid. Kaya wala po kaming tigil usawa na pinapatunayan sa inyo na ang bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Kaya sa gabing ito, sapagkat sinabi nga ng Diyos ayon sa Mateo 24:14. No? Anong sinabi ng Diyos diyan? Pakibasa rin. Mateo 24:14. So, ganito po ang sinasabi. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Yan ang programa ng Diyos sa daigdig. Na ipangaral ang ebanghelyo sa kaharian sa buong sanglibutan. At bigyan ng mga pagpapatunay. No? Ano ba gayong mga pagpapatunay na ito ngang bansa nating Pilipinas ay siya ngang mapalad na kaharian ng Diyos? Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabuo. Gaano katotoo na itong bansa nating Pilipinas? Ngayon, mga kapatid, patutunayan ko sa inyo ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa Revelation 13:1 na siyang magpapatunay sa atin na ang kaharian ng Diyos ay dito talaga sa bansa nating Pilipinas. Pakibasa rin. So, ganito pa masasabi. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat. At nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema. At sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. 10 sungay at 7 ulo. So yan po ang nabasa ayon po sa banal na kasulatan. No? Mayroong isang hayop na umahon saan? Sa dagat. No? Sa dagat. Na mayroon itong 10 sungay at 7 ulo. Eh ang tanong, mga kapatid, kung may makita tayong umahon sa dagat, isang hayop na may 10 sungay at 7 ulo, eh kung literal ito na umahon sa dagat, ang tanong, ano sa palagay po natin? No? Ha? Baka pagkakita nyo pa lang, takbo na kayo. Baka sabihin natin na Satanas yan. No? Kasi mayroong 10 sungay, baka kambing yan. Eh, dalawa lang naman ang sungay, maraming sanga. No? Ngunit, ano kaya ang ibig sabihin sa hinula ng Diyos? No? Na ang isang hayop ay umahon sa dagat, na mayroong 10 sungay at 7 ulo. Kung may 7 ulo, baka mayroon ding 7 buntot yan. No? Baka may 7 buntot yan, anong klaseng hayop kaya yan? Ngunit, ito ay ginamit ng Diyos na talinhagang salita. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabuha. No? Ito ang ginamit ng Diyos na talinhagang salita. Kung saan ito naganap. Sapagkat ang kaharian ng Diyos
ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na magtatabunga. So, sino-sino kaya itong ginamit ng Diyos na 10 sungay at 7 ulo na umahon sa dagat? No? Sino-sino kaya, mga kapatid? So, ang 7 ulo, ayon po sa aming mahal na dakilang guro. Ang una, mga kapatid, ay si Manuel Quezon. Pangalawa, ay si Manuel Rojas. Pangatlo, ay si Elpidio Quirino. Pangapat, walang iba kundi si Ramon Magsaysay. Panglima ay si Carlos Garcia. Panganim ay si Diosdado Makapagal. Pangpito ay walang iba kundi ang ating Pangulong Ferdinand Marcos. Sila yung mga 7 ulo. Bakit sila? Ipangalan na yan ay mga pangulo sa isang bansa, no? Bakit, mga kapatid, ako, pangalan na ng mga pangulo? Eh anong sinabi sa banal na kasulatan? Sa Juan 21, verse 25. No? Pakibasa rin. 21? Mm. Sa last. 25. Ayan. Sa last din. So, ganito po ang sinasabi. At mayroong ding iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus. Mm-hmm. Na kung masusulatin isa-isa, ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkasya ang mga aklat sa ang mga aklat na susulatin. Tignan ninyo, meron pa sana siyang marami pang susulatin, ngunit baka hindi magkasya. Kaya nga linihim sa talinhagang salita, gumamit ang Diyos ng 10 sungay at 7 ulo. Bakit kako, mga pangulo, hindi nakasulat sapagkat linihim ng Diyos ang tungkol sa kaharian ng Diyos. No? Bakit sila ang mga 7 ulo? Paano natin mapapatunayan yan? Alamin natin yung kilos at galaw, lalo na dito sa bansa nating Pilipinas, na ang 7 ulo na ayon sa nabasa sa banal na kasulatan, sila pala yung 7 elected, no? Elected president mula kay Manuel Quezon, Manuel Rojas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, hanggang sa pangpito, ang ating dating Pangulong Ferdinand Marcos. Eh bakit 10 sungay? No? Mga kapatid, bakit naging 10 sungay? Alalahanin natin, mga kapatid, sa panahon ni Emilio Aguinaldo. Una, si Emilio Aguinaldo. Pangalawa, si Jose Laurel. Pangatlo, ay si Sergio Osmeña. Oh, bakit tatatlo? Alamin natin bakit yung 3 nakasali pa. Kasi sila yung mga appointed, no? Appointed president or 3 appointed president, silang 3. Si Emilio Aguinaldo, Jose Laurel, at si Sergio Osmeña. 3 appointed president. Bakit 10
sungay. No? Sila yung mga pangalan ng kapusungan. No? Kasi kung kunin natin ang seven elected, yung seven elected president, no? At i-plus natin ang three appointed president. Anong sukat? 7 plus 3. Ang sukat ay 10 or 10. Kaya naging sila pa rin yung 10 sungay. Sila yung may pangalan ng kapusungan. Ha? Saan sila umahon? Sa isang hayop na umahon sa dagat. Ano yung hayop na yan, mga kapatid? Ang tanong, saan ito naganap? Ha? Lahanin ninyo, mga pangulo, ito ng bansang Pilipinas. No? Saan naganap? Dito, sa bansa nating Pilipinas. Ano yung hayop na umahon sa dagat? Ito ang bansa nating Pilipinas na kung saan doon din nakahula ang 10 sungay at 7 ulo. Saan makikita, mga kapatid? Walang iba kundi dito sa bansa nating Pilipinas. Ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? Hindi po ako mahiya o matatakot na ipagsigaw dito sa bansa nating Pilipinas maging sa sanglibutan na ang kaharian ng Diyos walang iba kundi ang bansa nating Pilipinas. Ito ang mapalad na nakaakma sa mga hinula ng Diyos sapagkat ang kaharian inalis na sa bansang Israel. Ibinigay na sa isang bansa na magkakabunga, walang ibang mapalad na bansa kundi bansang Pilipinas. Alalahanin natin, mga kapatid, sa panahon pa ng ating Panginoong Hesukristo nung inalis ang kaharian sa bansang Israel, ang tanong, may Pilipinas na ba? Wala pa. Kaya nga, isang bansa na magkakabunga, hinula ng Diyos. Kailangan lilitaw din yung bansa na yan at na-discovery sa taong 1521. No? March 16, 1521, na-discovery ang bansa nating Pilipinas. Kailan nagkabunga ang bansang Pilipinas? Dahil sa mga taga-Espanya, sa mga discoverer, nais nilang gawing Kristiyanong paniniwala para matupad na ang bansang Pilipinas ay maging bansang magkakabunga. Ginawa nila na ang mga tao sa Pilipinas ay maging Kristiyanong paniniwala. No? Kaya mayroong 2 years preparation, ang sukat ay ilan? 1523. Huh? Ang bansang Pilipinas ay nagkabunga noong April 14, 1523. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Natupad hindi. Natupad, mga kapatid, sapagkat sa taong 1523, pinatunayan pa ng isang pari doon sa Mactan, Cebu, Limasawa Island na sinigaw ni King Humabon at King Lapu-Lapu.
Philippine is a Christian country. No? Kaya ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? Bansang Pilipinas. Kaya kung nalaman natin na ang bansang Pilipinas na nga ang mapalad, na siyang kaharian na ng Diyos, dahil sa mga panalangin ng una pa nating mga ninuno, na sana ang kaharian ng Diyos ay dumating na ano naman ang sinabi ng Diyos. Ayon sa Gawa 14:22. Nalaman na natin na ang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ano naman ang sinabi ng Diyos? Ayon sa Gawa 14:22. No? So, ganito po ang sinasabi. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila ng magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Yan! Yan ang isang malaki na kautos-utusan ng Diyos. Pag nahanapan na ang kaharian ng Diyos at napatunayan na bansang Pilipinas, ano pa? Ano pa't ang sinabi ng Diyos na kinakailangan magsipasok tayo? Saan? Sa kaharian. No? Sabi ng Diyos na nga, na pinagtitibay nga ng mga alagad ang mga pinapangaralan ng kaharian ng Diyos. No? Magsitibay sila sa pananampalataya, ngunit kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. So yan po ang aming binahagi sa orasang ito sa mga sumusubaybay sa programa po ng aming mahal na dakilang guro. Mahal na aring Filimon Ondo Reambulansa. Na siya po ang talagang nagpatunay at nagsigaw na itong bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Na tinatagpa ng aming mahal na hari noong July 27, 1982. Ha? Yan po ang buong katotohanan na ang programa talaga sa daigdig na dala ng Diyos ay kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian wala na sa bansang Israel. Dito na ngayon sa bansa nating Pilipinas, wala doon din sa taas, wala rin sa loob ng puso, kundi bansa ang sinabi ng Diyos, mapalad ang bansa nating Pilipinas. Kaya magpakasaya po tayo. Sapagkat nandito na ang Diyos, nandito na rin ang kaharian na siyang maging kaharian sa daigdig na hindi tinanggap sa bansang Israel. Kaya muli, maraming salamat sa ating mga taga-subaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatumes. Sa aming mga regional director sa loob ng kaharian ng Diyos mula Region 1 hanggang Region 12 na kinabibilangan po ng aming regional director, Haring Edgar Palor Liguto. Maraming salamat po dyan, Hari, at ganun din sa regional director sa Region 9 na sumusubaybay din sa aming Facebook Live dito sa region to. Walang iba ang ating regional director, Haring Felix Proseso. So maraming salamat po dyan, Hari. So, at ganun din po na lubos na pasasalamat at pagpupuri sa aming mahal na Pangulo. Walang iba ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Reambulansa. So maraming salamat po dyan, mahal na prinsipe. At higit sa lahat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming mahal na Haring Filimon Ondo Reambulansa. So bago po kami magtatapos,
ay isang awitin ang aming ialay po sa inyo na pinamagatang Kapanganakang. Magkakita